Magandang tanghali sa ating lahat. Habang patuloy na ipinapaabot namin ang pagkikisa sa Maralitang Tagalungsod, lalo na sa mga taga Corazon de Jesus sa kanilang pagkikibaka para sa karapatan ng mamuhay na disente sa mundong ito. Nais ko rin pong ibabahagi ang aming seryosong pagkakapahala sa nangyari noong nakaraang March 26. Ang pagpunta ng mga militar sa isang kanlungan, isang sanctuary, ay dapat ikakapahala ng sinumang tao, lalo na kung ikaw ay naglilingkod sa mga taong mga nagigibaka tulad ng mga urban poor ng ating lipunan. Hindi kasi unang pangyayari ito at yung mga unang nangyari ng mga nakarang mga taon ay napakaseryoso ang implikasyon. Nangyari po ito sa Union Theological Seminary na ilang taon ang nakalipas ay tumayo bilang sanctuary ng mga nakikibagang at mga nabibiktimang mga Mangyans mula sa Mindoro. At habang sila nakakanlong sa UTS, ilang beses din silang binisita ng mga militar. At hindi mayaalis na mayugnay ang pagkakadukot ng mag-asawang pastor at pagkakadukot na ni Pastor Berlin Guerrero, na pawang mga estudyante ng Union Theological Seminary, mga pastor, at pari-parihong mga naglilingkod doon sa mga naka-sanctuary na mga Mangyan doon. Nagkakabahala po ito, baka ito rin ang maaring mangyari sa kanlungan natin sa TPUC. At hindi lang po yan, marami pa po mga simbahan na tumatay yung kanlungan. Nag-welcome ng mga organisasyon, ng mga samahan, ng mga taong nakikibaga, ng mga taong nabibiktima. Nag-welcome sila at binubuksan yung pintuan ng kanilang simbahan upang mag-provide ng venue ng mga pagpupulong. At pagkatapos nila, sila naman ang nabibiktima. Ang aming obispo na si Bishop Alberto Ramento ay tumatanggap ng mga striking workers ng Hacienda Luisita doon sa kanyang simbahan sa Tarlac City. At alam na po natin ang nangyari sa kanya, siya rin po ay pinaslang. Kaya dapat po itong ikakapahala. Una, ito ay nagsasabing hindi pala binago ng militar ang kanilang strategiya kahit pinalitan na ang Uplan Bantaylaya ng Uplan Bayanihan. Tuloy-tuloy pa rin pala ang kanilang kapamaraanan at hindi totoo na binago na ng gobyerno ang kanyang strategiya sa pagkikipaglaban sa mga armadong at hindi armadong mga tumutuliksa sa kanyang palisya at mga patakaran. Pangalawa, dapat tingnan din po ito na wake up call sa mga taong simbahan, hindi po dapat pababayaan ito ng pakampante lamang. Kung hindi magre-react ang mga simbahan at mga taong simbahan dito, baka mauulit na naman yung mga hindi magagandang pangyayari sa nakaraan. Yun lang po.